Maraming salamat po, Sister Carissa. Ayan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, ganun din naman, nagpapasalamat tayo sa ating OSD na inalaw tayo at ang ating Pastora Mela na mag-share po ngayong gabing ito. Amen. Salamat din po sa lahat ng naririto. Palakpakan nyo naman yung mga sarili. Yan, na iba sa inyo, galing pa sa mga eskwelahan, trabaho, pero pinili nyo pa rin nasa tahanan ng Panginoon. Amen. At ngayon pala, pinapasalamatan natin ang Diyos kasi alam natin iba yung kayang ibigay ng Diyos sa mga bagay na kaya natin ipagpalit. Amen po ba? So ngayong gabi, tayong lahat ay yumukot manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kay pinapasalamatan. Salamat po lagi sa pagkakataon na nandito sa iyong presensya. Na kung isipin namin, Panginoon, kaya naman namin piliin na pumaroon na lang sa aming mga tahanan, magpahinga. Pero Lord, salamat dahil hindi kami sumunod sa anong mga damdamin namin, kundi mas nangingibabo pa rin, Panginoon, ang gusto po namin manginain ng iyong salita, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na iyong salita magbibigay sa amin ng lakas, ng proteksyon, ng kaalaman sa anumang bagay na aming pinagdadaanan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng ito at bibigyan mo ng solusyon, Panginoon. At ngayong gabing ito, Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga damdamin, na hindi masayang ang gabing ito, Panginoon, na walang nangyari sa amin, kundi, Panginoon, uuwi kami na may bagong salita, na busog na yung salita, na minsan pagagamitin po namin sa paglabas po namin ng iglesyang ito. Sa iyo lahat ang papuri, ikaw ang siyang makita, ang mga pagsambat, parangal ay para lamang po sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, amen and amen. Palakpakan natin si Lord, tayong lahat ay makakaupo. Ayan, ang ating convention ay malapit na kagaya na sinabi ng ating Ate Carissa. Praise God. Handa na bang lahat? Yan, ang ating tema dun ay Full Circle World Mission. Amen. Ibig sabihin, dapat may ginagawa. Sabi mo, dapat may ginagawa. Amen. Sino dito yung mga J Group leader? Taas ang kamay. Sige, taas kamay. Huwag kayong mahiya. Ayan. Mga J Group member. Ayan. Na one day, hindi lang kayong member. Kayo naman yung mga magtuturo. Amen po ba tayo doon? At malapit na rin mag-Father's Day. Huwag niyong kalimutan yung mga tatay this coming Sunday. Huwag yung dahilan na may pang-convention pa kasi kaya di mo nalalabas yung mga tatay. Huwag ganon. Amen? Labas pa din. Amen po ba? Palakpakan naman natin mga magigiting nating tatay na nandiyan dyan. Hallelujah. So, ngayong gabing ito, simulan na po natin ang ating pag-uusapan. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:20. Ayan po yung shinare ko nung nakaraang Sunday. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:20, "Therefore, we are ambassadors for Christ. God making His appeal through us, we implore you on behalf of Christ, we be reconciled to God." Amen? Sabi mo sa katabi mo, we are ambassadors for Christ. So my topic for tonight is all about ambassadors for Christ. Palakpakan natin si Lord. Yan, kung nakikita nyo, napakadaming flag. Di ba yung nagkaroon tayo nakaraan, Mission Sunday? Di ba naalala nyo, iba't iba yung mga suot nyo. Nire-represent nyo yung isang bansa kung saan ay kayo yung mga nirepresent nyo. Kunyari, yung sinuot ko nakaraan ay pang Dubai. Yan, so nire-represent ko yung pang Dubai na one day makakatapak din ako sa Dubai, hindi para magtrabaho, kundi para maglingkod at i-share ang salita ng Panginoon. Ganon din naman yung iba, amen? Iba, maraming naka-Chinese, di ba? Naka-China, merong Israel, merong, merong Paris, may France, may Australia, iba't iba. Meron ding Pilipinas, di ba? Baka gusto niyang malibot niya ang buong Pilipinas. Sino ba dito, baka hanggang Luzon pa lang tayo? Amen? Sino na nakapunta dito ng bandang Visayas? Yan, bandang Mindanao. Baka hanggang Paranaque lang tayo, Intramuros, di pa natin alam. Amen? So dapat, bilang mga anak ng Diyos, amen, hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging italaga muna para maging ambassador. Ngayon pa lang pwede ka nang maging ambassador ng Panginoon. Amen? Hindi mo kailangan magtapos pa ng mga theology. Amen? As long as alam mo na tinawag ka ng Diyos, gampanan mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are ambassador for Christ. Sabi dito, what is ambassador?
a person sent as the chief representative of his or her own government in another country. An official representative or messenger. Ibig sabihin, ikaw ay isang representative. Ano sa Tagalog nun? Ikaw ay, kumbaga, ang hirap ng Tagalog, no? Kumbaga, ikaw ay yung pinadala doon para mag-represent sa kanya. Amen? Kumbaga, sige, proxy daw. Ano pa? Ikaw yung paga on behalf ng sa kanya. Amen po ba? So, ibilang tayo din naman ay sinusugo din ng church. Amen? Sinugo tayo ng ating Pastor Blaine. Naalala nyo, yung boy pa si Mami, nung Impact 72. Di ba? Ang dami mga kinumisyon. Amen po ba? Nasaan na yung mga yun? Pero salamat sa Panginoon dahil naririto ka. Isa ka sa magiging ambassador. Amen? Sabi mo sa katin mo, congratulations. Amen? Isa ka eh. Isa ka doon. Isa ka sa mga may quality. Amen? Isa ka sa mga may katangian para maging ambassador ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kapag sinend ka ng Diyos sa isang lugar, hindi mo nire-represent yung sarili mo. Amen? Kaya most of the time, kapag may mga Bible study dito, amen? Lagi sinasabi, lagi nung nag-head, pinadala lamang po kami dito ng ating Mami Bishop, representative po kami ng Jesus the Gospel. Hindi yung sarili mo yung pinoproclaim. Amen? Kundi kung sino yung nagsugo sa'yo, yun ang ire-represent mo. Hindi patungkol sa'yo, kundi patungkol sa nagsugo sa'yo. Amen? Naintindihan po ba natin? Ayun ang ibig sabihin ng ambassador. Amen? Naalala nyo pag may mga diplomatic na pumupunta sa ating bansa? Amen? So meron silang mga katangian. At mamaya tuturo ko sa inyo kung ano yung mga katangian o dapat meron ng isang ambassador. Amen? Bilang mga anak ni Kristo na nag-represent sa Kanya, meron dapat tayong mga dala-dala. May mga katangian tayo na dapat nating gampanan. Amen po ba doon? Nagkakaunawaan po ba? At sabi dito, sa 2 Corinthians 5:9, kaya naman, pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Amen. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. We represent His kingdom. Amen. You are the living word. Ibig sabihin, dala-dala mo yung salita ng Panginoon. Dala-dala mo kung sino si Kristo dito sa lupa. Amen. Dapat nakikita sa katabi mo, wow, nakikita ko sa iyo si Kristo. Naalala nyo anong vision natin? Anong vision natin? Christ is our vision. So dapat makita sa atin si Kristo. Hindi ka na. Kasi kung ikaw lang ang makikita, ang dami pagkakamali. Ang dami makikita sa'yo. Pag tinignan kita, may utang pa to sa akin na. Hindi ka pa makakalimot doon, di ba? May utang pa to eh. Ito yung nanira sa akin eh. Gagantihan ko nga to. Di ba? Ibig sabihin, dapat nababago ka. Iba na yung dala-dala mo ngayon. Kumbaga yung naborn again tayo, hindi ka na si Aling Chismosa, hindi ka na yun. Ngayon, chismosa ka na sa pag-share ng salita ng Panginoon. Praise God ba tayo doon? Diba? Hindi man, kumbaga, gamitin mo na lang yung bibig mo sa magbubuting balita. Hindi puro chismis. Amen po ba? Kasi pag nire-represent mo ang Panginoon, laging magandang balita eh. Amen? Hindi lang yung magandang balita na laging maganda sa paningin, sa pandinig. Minsan, yung magandang balita, nakakasakit din yun. Amen? Diba ang salita ng Panginoon? Good news. Pero most of the time, kinokorekt tayo eh. Nire-rebuke tayo. Pero salamat dahil may mga ambassador na tumatayo na hindi nagsasawang mangaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sino yung mga nangangaral hanggang ngayon? Pati yung mga ating Sabado, ang tawag doon, caravan, dire-diretso pa din. Amen? Yung mga gumraduate ng MRS, nasa na sila. Hallelujah. Pero alam ko may nagsishare. Di ba? Nagagamit na yata sa J-Group eh. Yung mga na kanilang ng mga natutunan. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi mo kailangan makabisado ang buong Bible. Makita lang sa iyo yung pinaka-Bible eh. Amen? Yung buhay mo yung pinaka-Bible. Gabi.
Amen? Hindi ka na yung nabubuhay sa sarili mo. Kasi kung ikaw pa rin nabubuhay sa sarili mo, hindi mo hindi pa sapat eh. Sa sarili mong oras pa lang, di kaya eh. Di ba, nagtatrabaho ka, may mga anak ka ba, ang dami mong gawain. Pero kapag si Kristo na yung nasa iyo, hindi mo na inaantala yung pagod. Kahit may sakit ka, babangon ka, may J-group ako, umuulan, hindi, tuloy pa rin to. Amen? Kasi hindi na nga sa'yo eh. Hindi na patungkol sa'yo. Amen po ba? Hindi na patungkol sa atin. Amen? At sabi dito sa Exodus 3:13-15, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Grabe naman, anong pangalan daw na nagsugo sa'yo? Grabe naman siguro. Kung ikaw ay uutusan, di ba? Utusan natin si Kuya Nicole, sabihin, sinusugo kita, Kuya Nicole, pumunta ka sa lugar ng Pilais at sabihin mo pag may nagtanong sa'yo doon, ang sabihin mo ang nagsugo sa'yo, ang pangalan ay ako'y si ako nga. So, pag pumunta ka ngayon nando doon, dinanong ka ng mga tao, anong, sino nagsugo sa'yo? Ang sasabihin ni Kuya Nicole, ako'y si ako nga. Napakahirap naman sigurong maunawaan kung ano yun. Amen? Minsan, hindi naman natin kailangan pang unawain eh. Ang mahalaga lang sa atin, sinusunod natin kung ano yung sinasabi sa atin. Amen? Hindi tayo masyadong detalyado. Amen po ba? Minsan, pag sinend ka, oh, nak, magsishare ka daw saan? Bakit ako? Hindi siya. Di ba? Tama po ba? Maraming mga pagkakataon na ganun. Bakit ako? Hindi siya. Amen? Hindi naman lagi dinitinan ni Lord yung abilidad mo na perpekto ka. Gusto makita lang ni Lord yung pusong sumusunod. Sabi mo nga sa katay mo, sumusunod. Amen? Isa sa mga karakter ng isang ambassador, sumusunod. Sabi mo, sumusunod. Kahit ayaw mo, susunod ka. Amen? Pero napakadaming privileges ng isang ambassador. At mamaya sasabihin ko kung ano-ano yon. Amen? Sabi dito sa John 20 verse 21, again, Jesus said, peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you. Sinabi dito ni Jesus, kapayapaan ay para sa inyo, kung sinugo ako ng Panginoon, ng ating Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Amen? Sino na dito gustong isend siya? Diba? Tingnan nyo, ang dami-daming flag. Pero isang bansa lang nandito na tayo, isang bansa. Eh, ang vision natin, dumami tayo. Amen? Sino gusto makapunta sa iba't ibang bansa? Hindi para magtrabaho, para maglingkod sa Diyos. Amen? Alam mo kapag sinugo ka ng Panginoon, siya ang backup mo. Amen? Sino gusto ipadala sa ibang bansa? Kailangan mo ng passport. Gusto mo maging ambassador, wala kang passport. Ang hirap naman nun. Kahit nasa iyo na lahat ng katangian, may pera ka na lahat, kumpleto na, wala kang passport, wala pa din. Kaya sabi mo sa katabi mo, essential na ang passport. Ha? Kasi diba, gusto natin conquerin ang mundo. Pero kung hanggang dito lang tayo, kawawa naman tayo. Pwede naman natin minamaliit kung hanggang dito muna tayo, simulain sa Pilipinas. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-passport ka na. Amen? Kasi andana, madami nang binubuksan si Lord ng mga pintuan. Amen? Madami na at marami na rin lingkod ng Diyos ang ginamit para i-open lahat ng pinto na yun at handa naman tayo dapat pumasok doon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba isend? Yan. Ayan, handa na ba? Meron ipapadala sa Iraq. Ayan. Sa Ukraine. Ayan. Sa Marawi. Ayan. Sa mga Tawi-Tawi. Cotabato. Ayan, kunwari si Sister Tata, ipapadala sa Cotabato. Naku, walang sundalo kay Ate Tata.
Diba? Ang tapang ng ating Sister Tata, sabi niya, pati mga nanginginom doon. Kayang-kaya niya. Amen? Kasi alam niya kung anong meron siya. Alam niya kung ano daladalang meron siya, anong assignment ang meron siya. Amen po ba? Kaya sabi mo, huwag kang matakot. Amen? Hindi mo daladala sarili mo, ang daladala mo ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Balik tayo sa 2 Corinthians 5:9, sabi doon, so whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. So may aim tayo para mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Okay, so number one aim natin, letter A, authority and accreditation. Sabi mo nga, authority and accreditation. Sabi dito, authority, the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience. It means you have the authority of the sender to do the work that He sent us to do. Amen po ba tayo doon? And also, we have the privileges of the ambassador. So wherever your God's kingdom and power backs you, you can make an impact. Amen? Bilang ambassador ng Panginoon, you have the authority. You have accreditation. Meron kang kapangyarihan. Amen? Meron kang karapatan. Amen? Kahit saan ka pumaroon, hindi ka matatakot. Kasi may authority ka eh. Amen? Naalala nyo yung kwento dito sa 2 Kings 20 verse 1 to 7? Basahin natin. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Biruin mo yun ha. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Biruin mo si Isaias, inutusan ng Panginoon para sabihin sa hari na mamamatay na siya. Sino kaya sa atin ang may lakas na loob, for example, na utusan siya at sabihin dun sa hari na mamamatay na siya? Siguro pagpasok mo pa lang ng palasyo, hinimatay ka na. Tama? Nanginginig ka na, sasabihin mo sa hari na mamamatay na siya? Para mauuna ka pang mamatay sa hari? Tama ba? Kasi sabi ng Diyos, inutusan siya, o Isaiah, pumunta ka kay Haring Ezekiah, sabihin mo sa kanya, mamamatay na siya. Ilan kaya sa atin ang may lakas ng loob na magsabi sa kapwa natin o sa kapatiran natin na kapag hindi ka pa umayos, mamamatay ka pa, makamamatay ka na? Kasi iba yung authority na meron ka. Kung sa sarili mo lang yung kakabahan ka, pero hindi naman pinapasabi ni Kristo eh. Pinapasabi ni God na sabihin mo. Eh sa atin, pag inutusan tayo, pwede ba, Nay, kausapin mo nga muna si Sister, Pastor, baka matisod sa akin eh. Close pa naman kami niyan. Diba? Nahihiya na tayo. Pero kapag inutusan ka ng Panginoon, amen, alam mong importante yun, gawin mo. Amen. Kasi doon sa pagkakataong ito, pag binasa natin ng tuloy-tuloy ito, sabi ito sa verse 2, humarap si Haring Ezekiah sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Nung naunawaan niya na pag hindi pa umayos si Ezekiah, mamamatay siya. Pero salamat dahil naunawaan niya na kapag hindi pa siya umayos, mamamatay siya. Kaya kapatid, sabi mo sa katabi mo, kung ayaw mo pang mamatay, umayos ka na. Amen? Amen po ba tayo doon? Sinabihan ka na ng J-group leader mo, ayaw mo pa din. Tumawag ng isang pastora, ayaw mo pa din. Gusto mo si Pastor Blen pa? Kailangan si Pastor Blen ang kumausap sa akin at aayos ako. Eh, napaka-busy ng ating Pastor Blen. Diba? Napaka-busy.
Bibigyan ko pa ba ng schedule ni Pastor Blen? Pag sinabi sa'yo ng isang tao na, maniwala ka na. Kasi di mo alam ang buhay, baka mamaya wala ka na. Pero kung sumunod ka agad, naniwala ka agad sa sinasabi ng likod na yun, ikabubuti mo naman eh. Sabihin, sinasabi sa'yo, hiwalayan mo na yan. Hindi. Kailangan si Pastora Melan magsabi sa akin. Pag hindi si Pastora Melan ang magsasabi sa akin, hindi ko ito hihiwalayan. Kailangan si Pastora Melan. Tapos, hindi na si Pastora Melan, magsasabi ka na, kailangan mo na sabihin kay Pastora Melan eh. Pastora Melan, wala, hindi mo sinabi yung problema mo eh. Napahama ka pa rin. Amen po ba? At sabi sa verse 3, alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay ako ng tapat sa inyo. Buong puso pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Sa 4, hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Pinabalik si Isaias. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin. At nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, papagalingin kita sa ikatlong araw, makakapasok ka sa templo, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yon. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria, ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David ng aking likod. Pagbalik ni Isaiah kay Ezekiah, inutos niya ang katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Biruin mo, mamamatay na. Binigyan pa siya ng 15 years. Kaya tayo kapag kinausap tayo ng sino mang leader na nag-represent ng bilang isang ambassador, sumunod tayo. Hindi naman po pwedeng, mas matanda pa nga ako sa iyo eh. Tapos sasabihan mo ka ng ganyan. Diba? Kunyari, sasabihan mo, Nay, kailangan nyo na po umayos, Nay, pag hindi pa po kayo umayos. Mawawala kayo, Nay. Ikaw, bata ka, wala ka pa. Buhay na ako. Ganon-ganon ka. Diba? Ngayon, bilang ikaw na kinakausap, tinitignan mo yung katangian lang ng isang tao. Pero hindi mo nakikita kung sino yung nagsasalita para sa kanya. Pero kung naunawaan mo na para sa iyo yung salita na yun, tatanggapin mo kahit sino pa yun eh. Amen? Amen po ba tayo doon? Nagkakaunawaan po ba tayo doon? Kaya pag may kumausap sa iyo, pag sinabi, Nak, usap tayo. Praise God ka na nun. Hallelujah. Ako, meron ako sinasabihan lagi. Sabi ko, may tao ako na kapag may problema ako, kunyari, pag may nakita po kayong pagkakamali sa akin, sabihan niyo po ako. Kasi lalo na tayo mga lingkod ng Panginoon. Amen. Parang isipan natin, perfecto na tayo, no? Hindi na tayo nagkakamali. Tayo na lagi ang namumuna eh. Ikaw, ganyan ka, ganyan ka. Ikaw, sino nag-check para sa'yo? Sino yung inaalaw mo magsalita para sa'yo? Amen? Kaya pag sinabi, Pastor, usap tayo. O sige po, praise God, kakausapin ako, Lord. Kasi alam ko may pagkakamali ako eh. Praise God doon kasi maitatama ko yung mga bagay na mali sa akin. Amen? Kaya mapalad ka pag may mga tao nagko-concern sa'yo pag sinabi, Nak, usap tayo. Naku, uuwi na yan. Makikita mo pag sinabi, kunyari, ano pa lang, simula pa lang ng simba, sabihin mo, mamaya usap tayo. Ayan. Pag pa all glory na yan, wala na yan. Pa all glory, alam niyo na, pa all glory na to. Mission na, kunyari mission. Ayan, wala na, kakausapin na eh. Kala niya laging ganun eh, kakausapin kasi bibigyan na siya ng pera, nawala siya. Sayang naman. Di ba? Kumbaga, sa ating buhay, may mga tumatayong ambassador. Hindi naman bababa si Kristo para sabihin, Anak, ito ang salita ko para sa iyo. Hindi naman ganun eh. May kakausapin si Lord na magsasalita para sa iyo. At ikaw naman na nakikinig, tanggapin mo. Huwag ka na mimili. Kay Pastor lang ako na ganun. Kay Pastor Benerson lang ako makikinig.
pag kay Pastor Anthony, naku, di ko naman close yan eh. Di, naku, naku. Wag ganon. Sabi mo, wag ganon. Pag ganon, di ka lalago. Amen. Maaga ka naman papanaw niyan. Amen. Ayun naman natin mangyari. Pero salamat, di ba? Kay Hezekiah, may nagsalita sa kanya. Kung wala nag-remind sa kanya, wala nag-warning sa kanya, mamamatay siya eh. At hindi siya aayos eh. Pero salamat may nag-warning sa atin. Para umayos pa tayo at bigyan pa tayo. Hindi lang na 15 years eh. Hanggang tumatay ang Panginoon. Amen po ba? Ay sabi mo sa katabi mo, kapag may nagsasalita sa iyo na bilang ambasadora, makinig ka. Amen? At yung mga may authority naman na gampanin, huwag yun naman abusaduhin yung mga authority meron tayo. Amen po ba? So yan yung dapat meron ang isang ambassador, yung authority na meron sila. Amen? Nagkakaunawaan po ba? At sabi ni dito sa Acts 5:15-16, sabi dito, as a result, people brought the sick into the street and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. Sa pagkakataon na ito, si Peter and John ay naglalakad-lakad lang. Amen? At marami doon ang may sakit karamdaman. At dahil alam nilang may authority sila, sabi mo, authority. Alam nila Peter saka John na may power sila, alam nila nasa kanila yung banal na espiritu. Biruin nyo ha, biruin nyo, dadaan lang yung shadow. Ano yung shadow sa Tagalog? Yung anino. Gumagaling na yung may sakit. Anino pa lang yun ha, dadaan pa lang. Huwag nyo akong tingnan bilang anino. Ha, huwag nyo akong tingnan bilang anino. Sige, pag dumaan ako, magsigaling nga kayo dyan. Di ba? Na, alam niyo ba kapag isang tao, puspos na puspos, para pag dumaan dyan, lalo na yung mga leader nyo, kinakaba, ayoko dumaan. Naku, maka, iba yung presence na daladala eh. Di ba? Kunyari, leader mo, alam mong, kunyari, medyo ano ka, tagilid-tagilid ka. Tapos dadaan yung leader mo dyan, para napapabaw ka eh, kasi iba yung aninong meron siya eh, no? Huwag lang masamang anino yun ha. Dapat mabuti yung anino yun. Eh. Yung mga espiritu ng Diyos na nasa sa'yo. Amen, dadaan ka pa lang. Amen, dadaan ka, ang daming gumagaling. Hindi dumadaan ka, sisingiling ka. Ito, may utang pa to sa akin eh. Amen, dapat pag dadaan ka, dala-dala mo. Carry-carry mo yung presence ng Panginoon. Amen, na kahit sino man makasalubong mo, hindi ikaw yung matatakot, sila yung matatakot. Amen po ba? So dapat, ikaw mismo, panatilihin mo sarili mong puspos, sabi mo puspos. Para lahat ng sasabihan mo, kakausapin mo, gagaling, amen, magkakaroon ng pag-asa, di ba, mamamatay na, magpapakamatay na, pero nakausap mo, gusto pa pala ulit mabuhay. Amen, hindi yung pagkausap ka, gusto nang mamatay. Huwag ganon, sabi mo, huwag ganon. Amen, dapat kapag ikaw yung kausap nila, yung parang sila na lang yung susuko. Grabe, di ba, nagsimula kayo alas 2 ng hapon, natapos kayo alas 8. Grabe yung pag-uusap. Iba yung authority meron ka. Iba. Sabi mo sa katabi mo, meron kang authority. May kapangyarihan ka eh. Taas mo yung kamay mo. May kapangyarihan yan. Di ba? Pag sinampal mo yan sa anak mo, gagigising, di ba? Tama? Pag di ka umayos, di ba, ginagamitan yung nakamay. May kapangyarihan eh. Di ba? May kapangyarihan eh. Pag masakit ang ipin mo, hindi mo na kailangan tumawag. Sampalin mo din. Di ba? Para mamanhid. Di ba? May authority ka, may kamay ka. Sabi ko, sino patungan niyang gagaling? Amen? Eh gusto mo ibang kamay pang bumatong? Gamitin mo yung kamay mo. Amen? Maniwala ka kasi meron kang kapangyari. Ang problema lang, ayaw mong i-exercise. Binigyan ka ng authority, ayaw mo gamitin. Sayang lang, display lang. Amen? Hindi tayo display. Amen? Dapat ikaw mismo lumalakad, pinapractice mo yung mga merong kang kapangyarihan. Amen? Hindi yung magic, mawawala ko. Hindi ganun yun. Yung kapangyarihan na kaya mo magpagaling. Amen? Nasa mga bahay na pupuntahan mo, mabibless sila. Amen po ba?
Kaya ba natin yon? May mga ganun bang ambassador ngayong gabing ito? Sumigaw ng praise the Lord! So meron kang authority at meron kang accreditation bilang isang ambassador. Yan ang ating aim. Yung meron kang authority. Okay? And next. Okay, next po natin, na letter I. Meron kang immunity. Sabi mo nga, immunity. So ano ibig sabihin ng immunity? Is a status granted to a diplomat that exempts them from the laws of a foreign jurisdiction. We have the immunity as we go out into the devil's schemes, kingdom, we do the work of God. Amen? Meron kang immunity, sabi mo, immunity. Sabi dito sa Mark 16:18, they will pick up snakes with their hands. When they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Ibig sabihin nun, no, kahit humawak ka man ng ahas daw, hindi ka maano. Applicable pa ba yan? Baka maano kayo, di ba? Mga panahon nila, ano yan, nila, mga, nila dyan, mga ganun. Pero ngayon, maging matalino ka naman. Hindi sinabi dito, ah, kailangan ko palang humawak ng snake, hindi raw ka maano. At pag uminom daw ako ng mga nakakamatay na, hindi rin ako maano. May gumawa niya ito, namatay eh. Sabi sa Bible, di ba? Ay, sabi sa Bible, lahat na nasa Bible, para sa akin yan. Kumuha siya ng kung ano man nakakamatay na lason. Kung ano man yan, agua oxinada, muriatic acid. Ininom niya! Patay. Di ba? Ibinigay tayo ng Lord ng wisdom eh. Di ba? Maaring doon sa panahon nila applicable yan, pero ngayon hindi na eh. Eh may ibig sabihin lang yan, for example, bigyan, medyo anuhan natin, medyo babawan natin. Yung mga minsan pagkakataon na gutom ka, nakain mo yung sinaing o yung inyong bahaw na panis na pala, pero naubos mo. Praise God, hindi ka maano! Nabitin ka pa. Na sobrang gutom mo, galing mo sa biyahe, galing ka sa school, galing ka sa trabaho, nakain mo yung kanin, kamay-kamay mo pa. Tapos may ano ka pa, mayroon ka pang bagoong. Diba? Ang sarap. Tapos ano, sarap, gaganon-ganon mo sa kanin. Subo-subo ka lang. Hindi mo alam, panis na pala yung kanin. Hindi ka maano! Diba? Hindi, buhay ka pa. Nakaraan, nagtimpla ako ng matcha. Kasi gusto ko ng matcha, nagtimpla ako ng matcha. Praise God. Excited kasi ako pag uminom ko ng matcha, timpla ako, ganun-ganun. Then kumuha ako ng mainit na tubig, tinimpla ko siya para matunaw yung matcha. Tapos sinaluan ko ng gatas. Sarap. Tapos may ice pack. Marvin, bilang mo ako ng yelo. Di ano, ang sarap. Praise God. Tuloy-tuloy yung higop. Habi ko parang ang asim. Yung inamoy ko yung gatas na tira, panis na pala. Pero praise God kasi hindi ako maano. Hallelujah! May protection ako. May immunity ako. Palakpakan naman natin si Lord. Buhay pa ako, nangangaral pa. May immunity. Sabi mo, may immunity ka din. Diba? Ilan na ba sa inyo kumain ng panis? Buhay pa din. Diba? Buhay ka pa kasi may protection ka sa Panginoon eh. Hindi ba pwedeng ambassador ka ng Panginoon, wala kang protection. Meron ka. May backup ka. Hindi ka pa mamamatay. Diba? Ayun, nagkakalat-kalat naman ng COVID. Diba? Kung sino makasalubong mo dyan, hindi ka matatakot eh. Tama? Hindi pa pwedeng, oh, Nay, meron po tayong pupuntahan na may sakit. Balita ko, may ubo na raw siya, tatlong linggo na. Hindi raw yata gumagaling. Pupuntahan nyo ngayon. Siyempre, mga ambassador kayo, di ba? Pupuntahan nyo, ipipray nyo. Sige, tayong lahat po yung muko. Lay hands po natin si nanay. Hindi mo pwedeng ganun, ang layo. Dapat, malapit. Tandaan mo, pag hindi ka mamamatay, hindi ka pa mamamatay. Amen. Kahit may COVID nung katabi mo, hindi ka mamamatay, hindi pa. Yung mga panahon na may COVID, di ba? Ang dami nagdipana, ang dami mga nakakasalubong eh. Mga may ubo-ubo dyan eh. Pero kasi, yung iba na wala na pero ikabuhay pa, may assignment ka pa.
Ayan. Sound check. Parang humina. Okay, so meron tayong immunity na kung sino man ating makasalamuha, hindi ka maano. Amen po ba? Huwag ka matakot sa mga makakasalubong mo. Pagparay mo siya, ilay hands mo siya, huwag ka matakot. Kasi ang dala mo si Kristo. Amen? Lalo na yung kamag-anak mo, yung kapatid mo, hindi mo na kailangan tumawag eh. Ikaw mismo practicein mo, maniwala ka lang, di na kaya mo eh. Hindi yung si Pastor Blin lang ang may kaya talaga magpagaling. Si Pastor Blin lang talaga. Di ba? Tatawagin po sa Manila. Kaya mo eh. Bakit yung Diyos ba ni Pastor Blin, hindi mo ba Diyos? Pares na naman eh. So kaya mo din. Amen. I-practice mo yung mga bagay na meron ka. Meron kang immunity. Amen. At sabi nga dito sa Exodus 12 to 13, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto, ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong titirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyong habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Meron kang blood of Jesus. Diba? Lalampasan ka. Mas nasusunog ng lahat. Sa'yo hindi pa naabutan. Lalampasan ka. Diba yung napaparikom? Ilang bahay na lang eh. Humipan lang si Papa Rico. Gumano ng hangin. Di ba? Meron kang protection, meron kang immunity, hindi ka papayagan ni Lord na dumanas ng mga ganong problema. Amen? Hindi ka niya papayagan na masunugan ka. Wala talaga siyang immunity. Okay? Ibig sabihin, bilang anak ng Diyos, meron kang protection. Meron kang pag-iingat ng Panginoon. Amen? Meron kang laging, kumbaga, meron kang shield. Diba? Naalala niyo yung mga patalistas ng safeguard? May mga shield sila, kahit anong mga germs, hindi sila maano. Ganon din naman sa mga buhay natin. May mga tuksong pumapaligid-paligid dyan, dapat may shield ka. Amen? Dapat meron kang shield, meron kang protection, lagi-lagi. Hindi po pwedeng ambassador ka, masakitin ka. Pinadala ka doon para magpagaling, ubo ka ng ubo. Sabi, andito po, pinadala po ako doon. Parang hindi ka nakaabot sa opening prayer eh. Dapat ikaw mismo, sundalo ka eh. May labang ka lagi na dapat ikaw mismo, lagi may protection. Hindi ba pwedeng sundalo ka ang iyong pangsagalang tabu lang? Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan full armor. Hindi ba pwedeng ikaw ay puro offense lang? Okay, defense. Hindi na yung panahon na puro ka defense, puro ka, oh, tama na yan. Ikaw na may sumaksak! Di ba? Ikaw na may sumaksak! Naalala ko lang ituloy yung icon. Sorry ah, sa Jean. Alam mo yung Jean? Dami icon doon ng angel saka devil. Yung sa Jean, Hinebra. Di ba? Yung may nakagano na angel. Tapos sabi na pag uminom ka, demonyo na yung ano, yung iibabaw. Kaya huwag ka uminom ng Jean. Ha? Baka mademonyo kaya yung isipan mo. Okay? So ibig sabihin, ikaw mismo may immunity. Meron ka na may protection ka. Huwag kang matatakot. Huwag kang mangangamba. Amen? Gagamitin ka pa ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka pa ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Diba? Ilan na ba may sakit sa atin dito? Pinagaling naman ng Panginoon eh. Amen? Si nanay, dati hindi siya makalakad-lakad. Diba? Sa Lopez, pagtatawid na. Diba? 1 minute lang yung ano doon, yung pagitan ng stoplight. Minsan 3 minutes, nagagalit na yung mga susunod eh. Pinagbibigyan si nanay eh. May immunity!
Di ba? Minsan nasisira yung stoplight eh. Nag-duloy-tuloy yung ilaw. Di ba? Meron tayong immunity. Huwag kayong matatakot. Amen? Kapag kasama niyo ang Panginoon, sabi nga, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ng Diyos. Di ba? Sabi doon. Kasama natin ng Diyos lagi-lagi sa buhay natin. Amen? Kaya huwag kang matakot, may problema man. Normal yung problema eh. Amen? Pero maging masaya ka kasi alam mo naman may Diyos na magbibigay sa'yo. May Diyos na magbibigay sa'yo ng solusyon. May magpapagaling sa'yo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ayan. And lastly. Ayan. Mabilis lang po ako eh. Ayan, lastly, para makomplete ng ating aim, meron tayong M, mandate. Sabi mo, mandate. Ayan, pag sinabing mandate, sabi dito, an official order or commission to do something. Amen? Sabi dito, He sent us into the world in every situation, in any condition, so the task that He mandated you to do. Sabi doon, kumbaga, meron tayong assignment na dapat nating gawin. Amen. Naalala ko, noong mga panahon ng COVID, meron si maming mandated eh. Yung pupunta siya sa mga churches. Tapos naalala niyo yung oil? Ayan, ginawa ni mami yun, pinag-pray niya lahat ng yun. Kasi mandate na meron siyang burden na dapat niyang gawin. Ganon din naman tayo, may mga burden tayo na dapat nating gawin. May mga assignment tayo na dapat nating gawin. Amen po ba? Hindi na tayo dito nakaupo. Kailangan natin mag-share ng Word of God. Amen? Huwag naman puro tayo nakikinig. Wow siya, ang galing. Ginagamit siya ng Panginoon. Ikaw din, kaya mo. One day, ikaw naman tatayo na ginagamit ka ng Panginoon. Huwag mo muna kasi hangarin ng pangmalakihan. Gawin mo muna sa bahay nyo. Pag nasimulan mo sa bahay mo, magsimula ka ng isang kapitbahay, dagdag ka ng dagdag. Eh kung ikaw mismo sa bahay mo, di mo kayang ishare sa mga anak mo, paano pa sa malalaking bagay? O malalaking tao? Maraming tao? Amen? Meron tayong mandate. Sabi dito, sa Luke 10:1-3, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila isinugo niya ng 2-2 sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami nang aanihin. Ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Sabi doon, no, napakarami na nang aanihin. Ngunit kakaunti ang mga mag-aani. So ngayong gabi, marami ang hinahanap ni Lord na mag-aani. Marami na rin aanihin eh, pero konti lang yung mag-aani. Kailangan ng tao. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka. Kailangan mo nang umani. Marami na nagtanim, pero ikaw na yung aani. Biruin mo, iba ang nagtanim, pero ikaw yung aani. Marami na nagbukas ng pinto, hindi ka na nagtrabaho dun eh. Ang kailangan na lang ni Lord yung puso, Lord, here am I am willing. Na Lord, send me. Marami na aanihin eh. Marami na dyan sa labas. Amen? Nagsisiksikan tayo dito, ang dami pa sa labas. Amen po ba? So meron tayong mga mandate na dapat natin gawin. Mag-share ng Word of God. Amen? Pumunta sa mga nawawala. Sino dito yung mga alam niya na may mga kapatid siya na dapat nandito, wala na? So ano yung puso natin kapag ganun? Kapag wala na yung kapatiran natin na ganun? Buti nga sa kanya, wala na siya. Pasaway kasi yan, hayaan mo na siya. Dapat hindi ganun, di ba? Ipag-pray natin na one day, di ba? Pag nakita kayo ulit, magbalik loob siya sa Panginoon. Amen, may mandate ka na dapat gawin. Sabi doon, go ye therefore and preach the gospel. Ayun yung pinaka-great commission natin eh. Na humayo. Hindi lang, sabi nyo, in season and out of season, we must to preach the word of the Lord. Amen? Handa na ba kayo maging mga ambassador? Amen? So kailangan may anong kang authority,
meron kang immunity, meron kang mandate. At yung assignment mo na yan, dapat alamin mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Huwag mong gawin yung assignment ng ibang tao na hindi mo naman assignment. Kaya tayo napapagod, ginagawa natin yung mga trabaho na hindi naman sa atin pinapagawa. Ngayon, maghahanap ka ng resulta. Kaya kung ano yung pinapagawa sa'yo, alam mo ba may pinapagawa sa'yo yung Diyos na specific? Amen? Specific, alam mo ba kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon? Gawin mo yun! Amen? Gawin mo yun ng maayos, gawin mo, tapusin mo. Marami sa atin may assignment, alam natin, tama? Pero di natin tinatapos eh. Puro pending lang eh. Hanggang pending lang tayo, wala tayong naka-accomplish. Kaya wala rin tayong paglago. Amen? Kaya ngayong gabi, dapat natin i-remind sa ating mga sarili na meron tayong assignment. May mandate tayo na dapat natin gawin. Amen? At sabi dito, at ako yung matatapos na po, sabi dito, being an ambassador of Christ is an incredible privilege and one that comes with many benefits. We can experience the joy of proclaiming the good news, the blessing of serving others, the privilege of growing in our faith, and the opportunity to make a difference in the world. May we strive to be faithful ambassador of Christ and to embrace the benefit that comes with this calling. So napakarami palang benepisyo eh, na pagiging ambassador. Hindi ka lang sinugo na bala ka na sa buhay mo. Meron kang backup. Meron kang privileges na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? At dito ang magtatapos sa Colossians 3:17. Tayong lahat ay tumayo. Colossians 3:17. Sabi dito, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Amen. Naalala nyo yung sinabi ng Ama nung kay Jesus? Sabi niya, this is my Son to whom I am well pleased. Sino gusto yung marinig niya sa Ama yung ito yung aking anak eh? Yung lubos kong kinalulugdan. Yung proud na proud si Jesus na yung Ama natin nasa langit, ito yung anak ko eh. Diba? Sino dito yung gusto na marinig kay Lord na this is my Son to whom I am well pleased. Napakasarap sigurong pakinggan no, no? Na sabihin, kumbaga sa isang anak o sa isang tatay na pinagmamalaki niya yung anak niya. Ito yung anak ko na nakatapos ng pag-aaral. Ito yung anak ko na umasensos, na umaon sa amin sa hirap. Pero ngayong gabi, sino dito sa atin ang gustong makarinig na this is my Son to whom I am well pleased? Diba? Bakit ka magiging well pleased sa Panginoon? Dahil ano, ginampanan mo kung ano yung pinapagawa sa ng Panginoon. You represent God. Amen? So may, ito yung tanong ko. Sa anumang sitwasyon ng buhay mo, sa anumang lugar, anong klaseng ambassador ka? Are you a good ambassador? Pwede kasi ambassador lang eh. Pero sabi ko nga nakaraang Sunday, dinagdagan ko, a good ambassador. Sinabi rin ng Panginoon, welcome thy good and faithful servant. Sabi diba? Enter to my joy. Ayun yung pinaka ninanais natin eh. Diba? Yung ma-praise natin si Lord eh sa ating buhay, sa ating paglilingkod. Alam ko mahirap. Minsan nga natanong ko, ano bang quality o requirements o ano ba nakita sa atin ng Panginoon para gawing ambassador ka? Nire-represent mo si Lord, si Jesus. Eh ano ba natapos natin? Ano bang katayuan ng buhay natin? Wala naman tayong pagmamalaki. Pero ang nakita ng Panginoon, yung puso. Diba? Kagaya na sabi natin, Daddy Bishop, puso ang puhunan. Amen? Nire-represent natin si Lord sa lahat ng pagkakataon. At maaaring sabihin niya sa atin, this is my Son to whom I am well pleased. So please be a good ambassador of Christ. Marami na ang aanihin, pero konti pa lang ang mag-aani. Kaya ngayong gabi, alam ko, we are ready to be an ambassador. Sino'y handa dito maging ambassador ng Panginoon? Sabi mo, Lord, here am I.
Send me, use me to be your ambassador. You can be an ambassador to your family, to your office, amen, to your neighbor, sa lahat. Be a good ambassador. Sabi doon, whether you eat or drink, do it for the glory of the Lord. Amen? So, saan ka man pumaroon, tandaan mo, nirepresent mo na ngayon si Lord. So, be mindful sa lahat ng sasabihin mo, sa lahat ng i-action mo. Amen? Nawa, at sa ating pagiging ambassador, hindi na tayo yung maitaas, kundi si Lord yung nagsugo sa atin. Sabi nga, kung papano yung ama na sinugo niya ang anak, ganun din naman, sinusugo ko kayo. So ngayong gabi, sino yung gusto maging ambassador ng Panginoon? You don't need to be a pastor. Hindi mo na kailangan maging pastor pa eh. Hindi mo na kailangan maging elder pa. Hindi mo kailangan mag-aral pa ng theology. Ang kailangan lang ng puso mo, yung desire mo na, Lord, here am I, send me. Simula mo mag-desire. Amen? Simula mo lang mag-desire at ang Diyos ang bahala sa'yo. Amen? So be a good ambassador.